Ni kahapon. Ayungin ko pare pala mga bro. Ano ya? Ibon, tinaihan ako. Ba't nyo tinaihan na? Salpay kayo ah. Oh, sige, kung sino maka ko na. Uy, naka ko na kayungin. Magaling yung isang iyan. Magaling ka, magaling ka. Ingat kayo. Huwag kayo magpapalubog. Amen! No, English! Amen! Thank you, Lord! Parang ano pala ito kasumaya. Tuloy natin ating trabaho ngayon. Na tayo sa laot. Morning, kagawad. Kagawad kong pare. Yo, what's up? Good morning sa inyong lahat mga bro. Mapagpalang araw sa ating lahat. So kahapon, hindi tayo natapos sa ating mga gawain dito sa laot. Bali, dalawang cage lang kahapon yung ating nalipat. Dahil yun nga, hindi natin inaasahan na mabilis pala yung paglaki ng big hill sa cage na ating inalsa. Kaya ang dami natin balik, no? Bali, anim na balik tayo. At dahil tinanghali na rin tayo at kakapusin tayo sa gasolina mga bro, ay konti lang yun na ano natin. Naangat natin na cage kahapon. Wait lang, sinisipon tayo. Yan ngayon mga bro, inagapan na natin. So yan, kita nyo naman na sikat ng araw. Yan, no? Diba? Time check natin, alas 6 pa lang mahigit. Plano natin mga bro, ang target natin, 4 na fish cage yung ating aalsahin. Kukuhanin natin yung mga isda. Kaya samahan nyo kami sa paglilipat ulit. Day 2 na tayo. So let's go! Yeah mga bro, mapapansin nyo, meron tayo ditong pansabit sa liig. At dahil nakakatakot na gamitin yung ating yung ating cellphone at baka malaglag sa tubig, eh wala na tayong camera na magandang magagamit. Tapos hindi rin tayo gagamit ng GoPro mga bro. So mamaya na lang tayo gagamit ng GoPro pag tayo ay mamimingwit. Ayan. So mga bro, kumusta kayo lahat? At sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. San man tayo naroroon, lagi tayo magpasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap. Wow! Ngayon ko lang ulit nasabi yun, di ba? So lagi natin sinasabi dati, bawat gising, blessing yan kay Lord mga bro. So yan, nagpapagulong na sila mga bro. Doon. Nga pala mga bro, nagpalit tayo ng katig ng ating bangka. So yan, kung makikita nyo naman, grabe ang pagkakatahaw niyan mga bro. Mataas pa yata sa unahan ng ating bangka. So bihira po makakita ng ganyang klase ng kawayan mga bro. Yung maganda yung pagkakatahaw. No? Binenta sa atin ni Kuya JR, nung tinataga daw niya, tayo yung naalala niya na mahilig daw tayo sa ganito, nakatig, yung mataas yung unahan. Kaya yan mga bro, pinalitan natin yung ating katig ng taas na. Ganun ulit, tatanggalin na ulit natin itong pinakampitis ng pinto ng fish cage para pagdating nila, kasi ayan sila, nagkakalos na. Para pagdating nila, sasalukin na lang natin yung ating mga isda. Na. Kukuhaan natin dito mga isda, ganun pa rin, big head carp po. Tawag po ng iba ay Imelda, tawag rin po ay Taiwan, tawag rin po ay Mamali, o maya-mayang local ang sabi ng iba sa palengke. No? Kaya yan, kukuhaanin natin yan mga bro. Malapit na. Pare kay Jerick, wala ba tayo shoutout? Good morning! Good morning. Shout out sa lahat ng ating subscribers dyan. Nawa tayo pagpalain pa ng Panginoong may kapal. Hindi kaya susunod yung parking na ito. May malaking kanduli mga bro na ano. Sige mga bro, kasama natin si Boss Billy ulit. Ayan. Naghahanap na naman ng ayungin mga bro. Oh, palauta na! Palauta na! Baka kalay nag-harvest ay marami mga babakaw yan. Maglilipat lang naman ng isda. Lalapas ko na ito. Okay. Balik pang hakot yan. Sa'yo mga bro, malaki kang tuli. Narito kaya isda natin. Ayun, narito naman mga bro. Nakita ko na. Ayun. Ayun. Okay mga bro, maglalaman ulit tayo ng tubig. Ano, okay na ba yung tubig na yan? Para swimming pool na ba? Pa. Sige, dagdag pa na isa. Ganun pa rin mga bro, mga wawalong guwitin. Malambot din ba?
Hindi na mabig. So mga bro, yung mga big hit na yan, halos magkakasabayan din yan noong nilagay natin. So medyo maliliit dyan mga bro, yun naiwan, inara sa dalawang dulo, pero pwede nang ikarga sa fishpan nyo mga bro. So ito kasi medyo una eh. Ano yung tilapia? Turuan mo nga ako iya. Malamya ba salo ko iya. May namatay sa lagay sa hinakot natin kahapon. Ano? Ano narinig mo ba? Ganyan nga naman ang mga salok. Umiyangat pa ito niya kahit sa dalawa. Ano, hindi ba tayo lulubog? Yeah mga bro, shoutout muna tayo sa lahat ng mga Alsona Bandung na Binyan Laguna. Shoutout din kay Rosalinda Ibanez, sa lahat ng mga BSF Anglers at Kalabaho Pro, shoutout sa inyo. At kay Jet Buendia ng Pating Laguna, shoutout sa inyo mga bro. Dalawa talaga, Koy, kaya ng isa. Makakaibig. Oo, dalawa yan, dalawa. Ano, okay na ba tayo? Nag-aralan ninyo ah. Mamaya na po ito. Ayungin na ni. Pwede na yan mga bro. Tayo magpakarami. So nga pala, kukuhanin natin mga bro yung isang salok dun sa ano, sa kubo. Nga pala mga bro, kahapon sa ating hakot, sabi ni Tol, nung nagbantay siya kanina umaga, mayroon daw na namatay na isa. Nandun sa may pinakang kanto. May isang bigid na namatay. So pagka ganun, pa isa-isa mga bro, sa gada hakot natin, okay lang naman yun. Wala naman problema doon. Aww. Nga pala mga bro, sa mga nagtatanong pala, bro, pinapakain ba ang mga bigid dito, mga tilapia na alaga dito sa Lawan ng Laguna, like katulad nga dito sa fish pan o kaya sa fish cage? So mga bro, sagot po natin dyan, hindi na po kailangan pakainin ng mga inaalagaan natin na bigid. So natural po yung kanilang pagkain dahil nga po ang Laguna Lake meron po yung agos. Kumbaga yung tubig mga bro ay hindi naka-stack. So labas-pasok lang po yan sa lambat yung mga pwede nilang kainin. So ano nga ba yung mga pwede nilang kainin? Katulad ng liya mga bro. At saka yung mga ano, yung mga maliliit na parang mga small particles of anything. So yun mga bro, hindi na po kailangan pakainin ang mga alaga rito na tilapia, tsaka po bighid. Pero yung bangus mga bro, may nagpapakain po, pinapakain po nung iba lalo na pagka medyo maliliit pa lang, kailangan po siyang pakainin. Pero pagka ang bangus medyo lumaki-laki na mga bro, hindi na rin kailangan, lalo na kung makapal naman yung liya dito sa ano, sa Lawan ng Laguna Lake, hindi na po nila pinapakain.
So parang bangus lang ang natatandaan ko na ano mga bro, na pinapakain dito sa Lawa ng Laguna Lake pag inalagaan mo siya. Tsaka tilapia, kung gusto mo malibang, pakain ng tinapay, ganyan. So tara mga bro, babalik na po tayo. Yeah mga bro, narito na ulit tayo. So mga bro, itatry daw natin na gamitin itong bangka ni na Boss Billy kasi medyo malaki at saka malapad kung mapapansin nyo. Kahit wala siyang katig, mukha naman siyang matatag na. So subukan lang natin. Ayun nga lang mga bro, medyo magalaw tayo pero malaking bangka ito. Ayun na. Ayun mga bro, ito po yung laki ng ating nililipat na bigid. Ayun po. Mga ano, mga 9 na guwit, 8 guwit, ganyan, hanggang sa 1 kilo. Malakas nga palang kumarga ito mga bro. Tsaka ito mga bro, habang nakakargahan ito, habang tumitigib, lalo itong tumatatag. Dahil lumalapad. A few moments later. Mga bro, narito na po tayo sa pangalawang fish cage. So doon tayo kanina kumuha mga bro. So ang kinuha natin doon mga bro, medyo malalaki na talaga yun. Ito naman mga bro, medyo maliliit to. Kaya hindi tayo mapepwersa ng paghahakot mga bro. So katamtaman ng laki nito, 3-4. Na pwede talaga sa fish pan. Boss, kuha ka raw ng sample. Ipakita mo sa kanila. Ay mga bro, kuha tayo ng sample. Oh, you know. Diba yung ganyan? Yan po mga bro, pwede na po yan sa fish pan dahil hindi na po yan nahabulin ng ano, na knife fish. Yan, yan po ang 3-4 na size. Yung kanina, oversize. Oh, ayan mga bro, sakto-sakto ang laki niyan. No? Yun. So mga bro, hindi tayo nakakapag-alsa kanina ng ganyan. Mga 15 piraso. Shoutout din kay Alan Alemania. Shoutout sa'yo bro. Pare-parehas na nga pala yan. Pare-parehas na ng laki. Big shoutout din sa'yo Boss Abner Figuracion. Shoutout sa'yo bro. Bahay kang duli. Uy! Palaking ayungin mga bro! May lalagyan dun mga bro. May secret dun. Bakit yan bro? Bakit? Mga bro, ito naman yung mga nakukuha natin yan, tilapia. Ayan na. Ayungin bro. Ayun, palalaking ayungin na naman. Lagi sa bulsa. Lagi sa bulsa. Wait lang, kapit-kapit tayo. Shoutout din kay Jeremy Martin de las Reyes ng South Belfort, Santa Rosa, Laguna. Shoutout sa iyo bro. At sa lahat ng mga Bat 91 ng Barangay Kalinawan, Binangonan, Rizal. Shoutout sa inyong lahat mga bro. May kuba ba rin? Okay, ayun mga bro, kung mapapansin nyo, kayang-kaya talaga, 500 piraso. Magandang bilang na yan, anyway. Kakunti na matay sa klase di yan, sa bilang na yan. Parami rin na yan. Ito yung mga tilapia na nakuha natin sa loob ng fish cage. Ayan, lalaki rin. Ayan, dami niyan. Yan. So siguro hindi na tayo kukuha ng bighead mga bro, puro tilapia na lang tsaka ayungin. Yung mga bighead doon na lang yan sa ano, sa fish pan na. So eto mga bro, ang dami mga ayungin, oh, lalaki oh. Nice one. Diba? Sarap niyan mga bro. Lilipat mo tayo sa pangatlong fish cage. So itong fish cage na to, medyo maliit naman to. Ang laman lang nito 400, 400 pieces na bighead. At kukuhanin natin, siguradong isang deliver lang din yun mga bro. Dahil medyo ano naman, medyo malapit lang. At saka hindi pa ganun kalalaki rin ang bigid na to. Halos kasabayan lang nung inalsa natin dito. Kaya siguradong isang dala lang din natin yun. So tara, samahan nyo kami mga bro at mag-aalsa na tayo. Meron din pala na ayungin na kuba. So eto, pakita ko sa inyo. Ayan mga bro.
Ayan, may ayungin kuba rin pala mga bro. Sabi ha. Ito na mga bro, pangatlong fish cage na tayo. At itong fish cage na to mga bro, medyo maliit lang to. So siguro nasa 8x16 lang ang sukat nito. At ang laman nito na bighead, 400 pieces lang. Kaya siguradong isang deliver lang tayo mga bro. Wala ba di yan? Wala laman. Meron. Wala kayo, wala laman eh. Dali, lilipat muna ako at masyado akong apol yata. Uy, hanip ko. Pati nga, pati nga. Ayungin ba? Mahirap lang sa ganyan, masubuan sila ng ayungin, nay. Marami-rami rin yan, koy. Kaya-kaya na nila yung mga bro. Kahit hindi na na kailangan ng physical na lakas natin. Saan natin dadali yung mga tilapia ngayon? Sa mga kabayan natin ngayon. Hirap sa ulam. Sa ulam. Hindi hirap sa buhay. Hindi hirap sa buhay. Hindi pa naman ay ano eh. Kasi lahat ng taga-isla mayayaman. Mayayaman yan. Pero pang mayayabang. Hirap lang sa ulam. Hirap lang sa ulam. Pero hindi hirap sa yabang. May mga taga-isla ngayon. Mayayaman talaga yan. Mayayabang. Mga bro, tinan nyo. May kumapapasin nyo. Mayroong maliit pa. Ganyan natin kinargaya mga bro eh. Ganyan kalalaki. So parang hindi siya lumaki mga bro sa loob ng ilang buwan. Magkano ang presyo ng ganyan tol ngayon? Ito, ganito kalaki, 4 to 4. 4 pesos. Ayun. Tapos yung mga gano'n naman kalalaki, yung kinukuha natin, yung 3-4 na yan, sa tingin mo magkano? Sa 10 yan. Sa 10. Ganito kalaki yan. Ito. Ayan, sa 10 yan. Sa 10 yan. Sa 10. Ayun. Charot sa akin kung pare. Pare Jay. Ayun. May makakuha raw ba tayo? Maralaki. Sana namin makakuha tayo. Sa mga bro, yung ikakarga natin dito sa fish cage na to, ganong kalaki yung pinakita ni Tol. Ganong kalaki. Ay, ito may tilapia maliit. Ha? May tilapia maliit. Ito Yan mo bro, marami na tayong tilapia. Ayan, marami tayong mabibigyan ngayon ng ulam. Yan, pang-apat na fish cage mga bro. So ganun pa rin ang mga ano nito, mga laman nito. Yung katulad pa rin kanina na medyo maliliit lang mga bro, hindi kalakihan. So yan, kasama pa rin natin si Kagawad. Last one na to na. Last one. Si Boss Billy. Saka si pare ko yung Jerek. Ayong. Makala pa ko yun natin. Yung dulo na lang. Uy. Ano yan? Talaga kung pare ko kita umarang-marang sa piyana na ba? Shoutout mo naman ang biyara ni parang kay Jerry ka ba? Shoutout sa biyara ni parang kay Jerry. Sa ating boss. Boss Sito. Ayan. Sa ano? Ay walang yang ibon. Tinaihan ako. Iba pala ang tayo ng ibon ng ano? Parang buhangin ang laman ng lubin. No? Ba't nyo ako tinaihan ha? Salbay kayo ha? Oh, sige, kung sino makakakuha na, uy, nakakuha na ayungin, magaling yung isang iyan, magaling ka, magaling ka. Ayan, sino pa? Magaganyan tama. Kapatawa kayo mga bro. Mag-acrobatic yan eh. Eh?
Sige, ibato mo nga sa taas kung sasaluhin nila. Wala na. Ayun ako. Wala eh. Wala ba matanong sa akin? Happy Fiesta! Bukas! Ayan, advance Happy Fiesta, barangay na botas. Yun! Napakabukas mo ma-flood yan, Happy Fiesta. Ayan, Happy Fiesta. Our Lady of Lourdes, pray for us. Cardona. Mak, nakatali naman eh. Doon ka na sa huli para yung tilapia. May bato muna. Nakatali ba? Oh. Ayun, nakatali. Ayun. Ah? Water make the bag! Tila stress na stress sa barangay! Bro, bali ang nalagay natin na ano sa fish pan, 3,000. 3,000 pieces na big hit. So okay na ano na yung mga bro kasi may mga nabalik naman nung nag-harvest tayo nung nakaraan. Kaya goods ng pangkarga yun. Aww. Oo, ano eh. Ang pabakaw. Ayan, kaya na yan. Joy, kaya ba? Kaya. Kakunti na yan. Huwag lang kayo magpapalubog. Basta pag malapit na kayo, isulpak ninyo doon sa pispan kahit lumubog ba kayo sa loob. Ang makina yun, ano pa? Ang malagay nasa loob ang ano, ang isda. Palitan lang naman ang langis. Okay. Anen. So, ingat kayo. Huwag kayo magpapalubog. Aww. Bro, yan. Kakargahan na rin natin yan ng maliliit. I-schedule na lang natin kung kailan. Hanap lang tayo ng makukuhanan. Mas madaling humarap ng maliit kaysa malaki mga bro. A few moments later. Mga bro, narito na ulit tayo sa kubo. At yan, bali ang naangat natin ngayon mga bro. 1, 2, 3, 4. Apat na fish cage. So kahapon, 2 fish cage yung ating ano. So, kakargahan na lang ulit natin ang maliliit yan mga bro. At yan, narito na sa kubo. Ngayon yung bangka. Mas ang kawayan mga bro, naiyaho na rin natin. No? Pinaantay na lang natin si Natol. Ayun, pabalik na. Nakita na natin mga bro. At antay lang natin sila tapos kakain na rin tayo. So meron tayong tala dito pagkain mga bro. So syempre, ang ulam natin, ano pa ba mga bro? Inihaw ulit. Ayan. Pero iba naman, hindi naman tilapia mga bro. Ano naman yan? Big hit carp. Ayan. Naihaw yata sa bilad. Naihaw sa bilad, no? Hindi nabilad to. Ayun mga bro, gagawa tayo na sa usawan. Samahan nyo kami, sarap na ulam yan. Mga bro, sakto-sakto ang tapos natin. Lumakas na kami ihan. Sakto-sakto. Nasaan na ba yung dalawa? Namumuti. Ayun na, dalawa. Sige na kayo! Pakain na! Sige, magdasal na. Sige, muna kami Amen! No! English! Amen! Thank you, Lord! Amerikano pala ito kasumaya! Kala ko si Father Lito, si Father Mario kasama natin eh. Hindi ba si Father Lito? Para Amerikano! In English, so bro! Bakit na yan mga bro? May palaman. Tagyan natin ang palaman sa dito. Kaya ako magkakasawa.
Sayang mga bro, sarap. Busog na naman.